Nagbabalik po ng hirit, muli pong makakatanggap ng ayuda ang mga apektado ng enhanced community quarantine sa NCR Plus bubble. Paano nga ba ito ipamimigay at kaugnay niyan, mga kapanayam po natin, si DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Good morning po, sir. Usec, good morning. Yes, magandang umaga, Ivan. Magandang umaga, Maris. Sabi ng Pangulo Usec, ang listahan ng mga tumanggap ng unang round ng ayuda ang gagamitin ng mga lokal na pamahalaan at mga LGU na rin ang mamamahagi ng tulong na ito. Pakipaliwanag, Usec, paano magiging sistema? Well, Ivan, mag-meeting pa actually kami mamayang hapon para plansyahin yung mga detalye nitong itong ayuda natin for the ECQ. Kaka-approve lang ng Pangulo kagabi, no? Itong ating proposal from the DBM. So pinaplansya pa namin yung mga detalye. But I would agree with the President na mas maganda talaga na ipadaan sa mga local government units kasi sila naman talaga yung nakakaalam ng sitwasyon ng kanilang mga constituents, no? At meron naman silang sariling ayuda na pinamimigay. Marami sa mga LGUs sa Metro Manila yung naghahanda na para ipamigay yung kanilang sariling ayuda from the LGU naman. So kung in terms of listahan, mas malinis yung kanilang listahan kumpara sa listahan ng ibang mga ahensya ng pamahalaan. Mm-hmm. Nabanggit niyo yung listahan. Marami ho yung naging problema nung pamimigay ng ayuda nung last year. Paano tayo makakasiguro na sa pagkakataon pong ito, inaplansya na ito at nabanggit niyo nga mas malinis na yung listahan? Yes, pangkalahatan naman last year, sa first tranche ng SAP na tinatawag nating SAP last year, pangkalahatan na iparating naman yung tulong sa ating mga kababayan. But there were, I would admit, no, Ivan, some LGUs na nagkaroon tayo ng problema. So ang gagawin namin sa DILG is babantayan namin itong mga LGU ito. Kumbaga, gagawin namin itong mga areas of special concern. Mm. Yung mga mahahaba, yung pila, yung mga na-late, no? Kasi meron kaming listahan ng mga LGUs na yan, na actually yung iba niyan, pinadalhan namin ng show cause order. Bakit na-delay yung pamimigay nila ng social amelioration program. So, isasantabi natin yung mga yan, yan ang babantayan natin para sigurado tayong hindi na maulit yung delay ng pamimigay ng SAP sa kanila, no? Sa kanila mga constituents. Pero yung pangkalahatan naman, the vast majority of our LGUs, ay wala naman tayong naging problema. So, dun sa mga lugar na yon, I'm confident na wala tayong problema sa ating listahan. So, Usec, matanong ko rin, nasolusyonan na po ba yung mga nangangailangan na wala raw sa listahan? Kasi yun yung talagang pinakamalaking problema dati na talagang na-encounter namin na nagko-cover po kami, Usec, eh. Well, you know, Maris, alam mo kasi yung mga tao kanya-kanyang kwento, no? There were some na tumanggap na pala sa ibang ahensya ng gobyerno. Umuulit na yun sa SAP, no? So, kuminsan hindi naman natin pwedeng sabihin na problema ng listahan yun. Kuminsan yung mga tao mismo, sorry to say, but nangloloko din sa kanilang pamahalaan. So, as I said, ang gagawin natin yan, i-case-to-case basis natin yan. Alam namin kung saan LGUs nagkaroon ng corruption. Alam namin kung saan LGUs nagkaroon ng delay. At isasantabi natin yon, and then we will consider them as areas of special concern. Kung saan, yung mga LGUs na yon ay imamanhandle natin, so to speak, para hindi na maulit yung nangyari. Tapos yung vast majority naman ng mga LGUs na maging maayos yung pamimigay, ay they can operate monitored na lang by the DILG. Usec, matanong ko na rin, hindi po ba naging effective dati yung ayuda na in cash? Bakit kailangan in kind ngayon yung ibibigay na tulong sa mga mamamayan? At 1,000 piso na halaga ng tulong kada tao o hindi bababa sa 4,000 piso kada pamilya. Sapat po ba ito sa pangangailangan ng mga tao, lalo na ngayon? Yeah. Kung susumahin mo kasi, Maris, no, yung dalawang ginawa natin, first tranche was last year ang binigay natin directly sa mga tao, face-to-face, no, or kung ano mang klaseng ano, physical na ibinigay yung pera. Yung pangalawang sistema naman is through electronic means, no, GCash, yes. Paymaya. Nakita natin na in terms of bilis ng pagtanggap ng tao, mas mabilis yung first tranche. Although, mas mainit naman yun sa media. Dahil physical eh. So, nakikita yung haba ng pila, nakikita yung kumpul-kumpulan. So, yan yung naging problema natin. But as mentioned by the DBM and the President himself, so first week pa naman ng Abril, may iba'y pamimigay itong pondong ito. So, I would expect na siguro by that time, wala na tayong ECQ. No? So, itong kung titingnan natin, no, based sa pagtanggap ng mga tao, ang pinakamabilis talagang pamimigay ng pondo
is through yung physical na ibibigay mo yung pera kaysa yung papadaanin mo sa sa GCash or sa iba pang mga electronic means. Talagang naging problema naman kasi natin doon. Wala lahat ng hindi naman lahat ng tao may GCash or lahat din naman lahat may Paymaya. Kung minsan nung nagparehistro sila, walang numero, hinahanap pa. So, in terms of how to get there immediately, mas maganda yung We understand, pero ang tanong ko po ngayon, in kind na raw ibibigay eh, hindi na cash eh. So, wala na pong preference yung mga tao kung sa nila paggagamitin yung ibibigay sa kanila kasi in kind na talaga yon. So, mas effective sa tingin nyo yung ganito na paraan na in kind na lang instead of in cash. Well, dalawa kasi yung possible options natin, no. The first option is pwede rin naman electronic pa rin yung pamimigay kasi yung mga LGUs ay meron ng electronic means din of distributing the money, no. For example, yung Paranaque, meron na silang pinamigay na parang card na galing sa bangko na pwede nilang kunin kahit saang machine or kaya naman sa mga over the counter makuha yung ayuda. So if that is if the funds will be done if the ayuda will be given in cash, no? But I heard nga that it's going to be in kind. So, as I said, aalamin pa namin yung detaling ito. Mainit-init pa to, Maris. Kagabi lang ito na yung Pangulo. So, mamayang hapon po, magpupulong kami para malaman yung detalye. Kung pag sinabing in kind, may guidelines ba ito? Anong klase ba? Na pagkain ba ito? Food packs ba? Or bigas, no? At para hindi naman madoble yung ibibigay ng LGU. Kasi may mga LGUs naman na mamibigay ng in-kind. No? So, kailangan pa namin planchahin ito, Maris, kasi nga dami pang detalye, hindi pa maliwanag. Yusek, panghuli, para sa mga umaasa, kada araw po na hindi sila pinagtatrabaho, syempre, andyan pa rin naman yung mga pangangailangan nila. Kailan matatanggap itong ayuda, Yusek? Well, let me differentiate the two, yung dalawang ayuda, yung galing sa local government at galing sa national. Meron ng announcement sa national, so it will be given during the first week of April. Pero ito pong sa lokal ay kinakamada na. I know of some LGUs in Metro Manila na nakapag-procure na at ipamimigay na po nila yan anytime soon. So yung iba, bigas, yung iba, food packs, yung iba naman, gulay. No? So antayin po natin. Mag-antay po tayo sa announcement ng ating mga mayor sa kanilang mga social media pages para malaman kung ano yung naman ibibigay na ayuda mula sa local government. Yusek, maraming salamat. Si DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Salamat po. Maraming salamat din po.